Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 476, pinahiya ang bawat isa. Dahan-dahang tumayo si Lin Fang at nagsimulang maglakad, gayunpaman, hindi siya pumunta sa direksyon ng mga sugo, na ikinagulat ng lahat ng tao mula sa Zuyu. Ano ang ginagawa ni Lin Fang? Lahat ay nakatingin kay Lin Fang at nagtataka kung ano ang kanyang ginagawa. Ngunit napakabilis, naunawaan nila dahil dumating si Lin Fang sa harap ni Duan Tianlang. Tumigil siya at tumingin kay Duan Tianlang. Bahagyang inangat ni Duan Tianlang ang kanyang ulo at malamig na tinitigan si Lin Fang. Duan Tianlang, haha. Biro ni Lin Fang. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang paa. Kaagad pagkatapos, isang tunog ng pag-crack ang kumalat sa hangin. Binasag ni Lin Fang ang baso at redwood na mesa ni Duan Tianlang sa ilalim ng kanyang paa. Natigilan ang lahat. Si Lin Fang ay sobrang agresibo. Gamit ang kanyang paa, ipinakita niya kung gaano siya kalaki ng paggalang kay Duan Tianlang. Si Duan Tianlang ay nanatiling nakatitig kay Lin Fang sa malamig na paraan. May gusto siyang sabihin pero ayaw lumabas ng mga salita. Matapos mapatay ni Lin Fang si Duan Han, buong lakas niyang nilinang si Duan Tianlang, umunlad siya ngunit nalaman niya na kahit na nakagawa siya ng tagumpay, nalampasan siya ni Lin Fang ng husto. Hindi na niya kayang makipagkompetensya kay Lin Fang. Noong nakaraan, binubuli niya si Lin Fang. Pumunta siya sa Yonhai Sect at ginamit ang hukbo ng QXE para sirain ito. Siya ay kahanga-hanga at dominante. Siya ay hindi ka paniwala. Noon, iniisip ni Duan Tianlang noon na si Lin Fang ay walang tao, isang maliit na insekto. Kahit na siya ay may mataas na antas ng talento, hinamak pa rin siya ni Duan Tianlang. Nilipol ni Duan Tianlang ang Yonhai Sect at binubuli si Lin Fang. Pagkatapos noon, sa Moyu, nagplano si Duan Tianlang laban kay Lin Fang at gumawa ng mga maling paratang laban sa kanya. Nakipagtulungan din siya sa kalaban at pinakidnap nila ang prinsesa at daan-daang libong tropa ang namatay dahil sa kanya. Pagkatapos ay sinisi niya si Liu Kanglan para dito at hinatulan siya ng kamatayan. Noon, pinaglalaroan pa ni Duan Tianlang si Lin Fang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakatayo si Lin Fang sa harap ni Duan Tianlang at dinurog ang kanyang mesa kasama ang pagkain at inumin ni Duan Tianlang. Marahil ngayon lang napagtanto ni Duan Tianlang na si Lin Fang ay hindi ang taong maaari niyang ibuli. Sa sandaling iyon, nakatayo na si Lin Fang sa kanyang harapan sa maringgal at dominanteng paraan. Hindi na niya kailangan pang isipin ang mga kahihinatnan, maaari na lang niyang ihakbang ang buong dignidad ni Duan Tianlang, tulad ng ginawa niya sa mesa. Nang isipin ni Duan Tianlang ang mga naunang salita ni Lin Fang, napagtanto niya na inihayag ni Lin Fang na hindi na siya natatakot sa kanya. Walang pagkakaiba sa katayuan sa pagitan nila. Si Lin Fang ay anak ni Yu Minghi, siya ay may dugong espiritu ng Yu Clan at isang dalawahang may hawak ng espiritu. Si Duan Tianlang ay mayroon ding isang espiritu ng dugo ngunit kumpara sa iba ay hindi siya sapat na makapangyarihan, bukod pa sa kanyang katayuan sa lipunan ay hindi. Anumang mas mataas kaysa kay Lin Fang. Higit pa rito, si Duan Wuya ay nasa panig ni Lin Fang at si Duan Tianlang ay nagkaroon ng mga dating awayan kay Duan Wuya pagkatapos makipagtulungan kay Moyu. Tahimik at tahimik na nanonood sa eksena ang lahat. Ito ay sa pagitan ni na Lin Fang at Duan Tianlang. Kahit na may mga taong napupuot kay Lin Fang, hindi sila nang ahas na magsalita. Hindi na natakot si Lin Fang sa kanilang pag-alalay. Baka kung mali ang sinabi nila at magagalit si Lin Fang, papatayin niya lang sila. Anong gusto mo? Tanong ni Duan Tianlang sa wakas ay ibinuka ang kanyang bibig at binasag ang mapang ipang katahimikan. Gayunpaman, malamig at mapangapi pa rin ang kapaligiran habang nanonood ang lahat. Ano ang gusto ko? Sabi ni Lin Fang habang malamig na nakangiti. Duan Tianlang, alam na alam mo kung gaano kita kinamumuhian, mabubuhay ka man, o mabubuhay ako, tumanggi akong makibahagi sa parehong langit na gaya mo. Ngunit ngayon, ang pangalawang prinsipe ay gumawa ng malaking pagsisikap upang ayusin ang piging na ito, kung hindi ako dumating at guluhin ka, hindi dahil sa hindi ako nangangahas, ito ay para lamang sa kapakanan ng pangalawang prinsipe. Pero ikaw, kay tawa-tawa ka. Hinahayaan kitang panatilihin ang iyong buhay, ngunit pinukaw mo ako, isiniwalat mo ang iyong masasamang hangarin at sinubukan mong isali ang prinsesa. Duan Tianlang, sa tingin mo ba matalino ka? Dahil hindi, iniisip ko na kasing tanga ka ng baboy. Ang mga salita ni Lin Fang ay pareho na parang sinampal niya si Duan Tianlang diretso sa mukha. Ang mga maliliit na pakulo ni Duan Tianlang ay nagmukha siyang tanggang baboy. Naging ube ang mukha ni Duan Tianlang, nakaramdam ng sakit ang kanyang puso ngunit hindi niya pinabulaanan ang mga salita ni Lin Fang. Sa mundo ng paglilinang, ang malakas ay maaaring magsalita at ang mahina ay makikinig. Noong nakaraan, siya ay may mas mataas na katayuan sa lipunan kaysa kay Lin Fang at mas malakas din, sa makatawid, maaari niya itong ipahiya. Ngayon, si Lin Fang ay may mas mataas na katayuan sa lipunan kaysa sa kanya at mas malakas din. Sa makatawid, maaaring tumayo si Lin Fang doon at lantaran siyang insultuhan. Duan Tianlang, sa aking paningin, isa kang patay na naglalakad, nakatatak na ang iyong kapalaran. Mas kay tawa-tawa sa akin na maglakas loob kang asarin ako. Sabi ni Lin Fang sa malamig na tono. Ngayon, pagkatapos ng piging, pupunta ako para sa iyo. Nang matapos magsalita si Lin Fang, tumalikod siya at umalis, naiwan si Duan Tianlang na tulala. Inihayag ni Lin Fang na pupunta siya para sa kanya. Sinabi rin ni Lin Fang na pagkatapos ng piging, pupunta siya para sa kanya, plano ba niyang patayin siya ng hayagan? Biglang nakaramdam ng takot si Duan Tianlang. Gusto siyang patayin ni Lin Fang at hindi siya natatakot na ipahayag ito. Malinaw kay Duan Tianlang kung gaano kalaki ang awayan nila. Sinira niya ang sekta ni Lin Fang at paulit-ulit siyang inatake.
Kung sinabi ni Lin Feng na tumanggi siyang makibahagi sa parehong kalangitan bilang Duan Tian lang, hindi ibig sabihin na mamamatay si Lin Feng, sa halip ay nangangahulugan ito ng pagkamatay ni Duan Tian lang. Isa lamang sa kanila ang maaaring manatiling buhay sa ilalim ng ibinahaging kalangitan. Nang maisip ito ni Duan Tian lang, bigla niyang naramdaman na parang nasa dulo na siya. Naisip niya ang milyon-milyong taka na nagagamitin niya para patayin si Lin Feng, ngunit ngayon ay napagtanto niya na maaaring patayin siya ni Lin Feng anumang oras. Makatakas kaya siya, ang pagsisikap na palihim na tumakas mula sa piging ay hindi uobra. Kung nakatakas si Duan Tian lang, mabubuhay pa siya ngunit papayagan ba siya ni Lin Feng? Hahanapin niya siya sooner or later. Umiikot ang isip ni Duan Tian lang, bigla siyang nagsisi na kumilos siya, nagsisisi siya na lumikha siya ng awayan sa pagitan niya at ni Lin Feng. Ikinalulungkot niya ang katotohanan na impluwensyahan niya ang mga tao na ipahiya ang prinsesa. Gayunpaman, hindi dumiretso si Lin Feng sa mga sugo, dumiretso siya kay Duan Tian lang na nagudyok sa kanila. Hindi alam ni Lin Feng kung ano ang iniisip ni Duan Tian lang sa sandaling iyon at wala siyang pakialam. Ngayon, kaharap niya ang mga sugo mula kay Tian Feng, na itinuturing ang kanilang sarili bilang pambihira. Naglakad siya patungo sa ika-anim na sugo at huminto sa kanyang harapan. Napatay na niya ang ikapitong sugo kaya ang pinakamahina sa pitong sugo ay pang-anim na ngayon. Ako, si Lin Feng, ay hindi isa sa walong mataas na opisyal, hindi ako sikat sa buong mundo. Hindi ako makakalaban sa inyo, ang mga sugo mula kay Tian Feng, kayong lahat ay napakalakas at kamanghamangha. Gayunpaman, pinahiya mo ang prinsesa, kaya ako, si Lin Feng, ay dapat lumaban. Si Lin Feng ay nakatayo sa harap ng ika-anim na sugo at mabagal na nagsasalita. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Ako, si Lin Feng mula sa Zuyu, hinahamon ka sa isang labanan hanggang sa kamatayan. Kapag namatay ang isa sa atin, matatapos ang labanan. Ginagawa ni Lin Feng ang kanyang sarili na parang walang tao at hinahamon ang ika-anim na sugo para makipaglaban. Ang pagkilos na iyon ay nagulat sa lahat, lahat sila ay nakatitig kay Lin Feng. Yung lalaki. Ang ika-anim na sugo ay nakatingin din kay Lin Feng ngunit na natiling tahimik, siya ay walang determinasyon. Siya ay mas malakas kaysa sa ikapitong sugo ngunit kaunti lamang. Nagawa ni Lin Feng na patayin ang ikapitong envoy sa isang pag-atake, kaya hindi na siya makakalaban sa kanya. Kung lumaban siya, malamang na mamatay siya. Ika-anim na sugo, kamahalin, tinatanggap mo ba ang aking hamon o hindi? Tanong ni Lin Feng nang makita niyang nananatiling tahimik ang ika-anim na sugo. Si Lin Feng, gayunpaman, ay malamig na nakangiti. Ang ika-anim na sugo ay humila ng mahabang mukha at agad na sumagot. Hindi ako interesado. Nang marinig ni Lin Feng ang sagot ng ika-anim na sugo, tumawa siya sa masamang paraan at nagsabi ng isang bagay sa mahinang boses, ngunit sapat na ito para marinig ng lahat. Ang ikapitong sugo ay isang basura at ang ika-anim na sugo ay isang duwag. Dalawa sa pitong sugo ay nagpakita na ng kanilang tunay na kulay. Nang marinig ng mga tao mula sa Tian Feng si Lin Feng, lahat sila ay humila ng mahabang mukha at pinandilatan si Lin Feng. Ngunit hindi kailangan ni Lin Feng natitigan siya ng mga ito. Agad siyang naglakad patungo sa susunod, ang ikalimang sugo. Ikalimang sugo, sabi ni Lin Feng habang malamig na nakangiti. Ako, si Lin Feng mula sa Zuyu, ay hinahamon ang ikalimang sugo, kamahalin, sa isang labanan hanggang sa kamatayan. Ganoon din ang boses ni Lin Feng, mukhang mapagpakumbabo siya nang hinahamon ang sugo na makipaglaban. Hinamon ni Lin Feng ang ika-anim na sugo ngunit tumanggi siya, kaya agad niyang hinamon ang ikalimang sugo. Lahat ng mga tao mula sa Tian Feng ay humahatak ng mahabang mukha. Gusto ni Lin Feng na ipahiya ang bawat isa sa kanila, gusto niyang sirain ang reputasyon ng pitong sugo mula kay Tian Feng. Kung tatanggi ang panglima, hahamunin ba ni Lin Feng ang pang-apat? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 477, ang paghaharap. Ang ikalimang sugo ay natigilan, nagsimula siyang tumitig ng diretso kay Lin Feng. Ito ang pangalawang pagkakataon na hinahamon siya ni Lin Feng sa isang labanan hanggang kamatayan. Makikipaglaban ba siya? O hindi? Nanginginig ang ikalimang sugo. Tumanggi siyang lumaban sa unang pagkakataon at nawalan na siya ng malaking mukha. Hinahamon muli siya ni Lin Feng, maaari ba siyang tumanggi sa pangalawang pagkakataon? Lalo na ngayong tumanggi ang ika-anim na sugo. Kung tatanggi siyang muli, iyon ay isang malaking dagok, hindi lamang sa kanyang reputasyon, kundi pati na rin sa iba pang mga sugo at sa kanilang reputasyon. Lahat sila ay ituturing ng mga duwag at mahina, ngunit ang pinakamahalagang detalye ay na si Lin Feng ay nakalusot lamang sa ikatlong layer ng Zhuangqi. Kung may isang mas mataas na cultivation ang humamon sa kanila at tumanggi sila, ito ay napaka-normal, ngunit ang antas ng cultivation ni Lin Feng ay mas mababa kaysa sa kanila, hinahamon niya sila at sila ay tumatanggi, kaya kapag kumalat ang chismis, sila ay tila mga duwag at mga mahihina. Kung natatakot kang lumaban, sabihin mo lang, sabi ni Lin Feng nang makita niyang hindi sumasagot ang ikalimang sugo. Hindi ito mahalaga sa kanya. Dapat may death wish ka. Sabi ng ikalimang sugo habang nakatingin sa ika-apat na sugo sa kanyang tagiliran. Sunod-sunod silang hinahamon ni Lin Feng, kaya lumalakas din ang kanyang mga kalaban habang nagpapatuloy siya, naisip nila na tiyak na mamamatay si Lin Feng kung ipagpapatuloy niya ang kanyang mga hamon. Tumanggi ako. Sa wakas ay sinabi ng ikalimang sugo na nagpangiti kay Lin Feng. Tumanggi kang lumaban, kaya huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Kanina ka pa nagyayabang pero ngayon tumatakas ka na parang duwag. Anyway, isa ka lang halimbawa ng basura sa mga ikapitong sugo. Lubhang hinamak sila ni Lin Feng pagkatapos ng kanilang mga aksyon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya at naglakad pababa sa linya patungo sa ika-apat na sugo.
Ako, si Lin Fang, ay nakikita na ngayon ang bawat isa sa ikapitong sugo ay nasisiyahang pag-usapan ng tungkol sa kanilang dignidad at kadakilaan, na parabang ang pitong sugo ay lahat ay hindi kapani-pani walang kamangha-mangha, ngunit sa huli ay napuno ito ng mga mahihina at duwag. Ako, si Lin Fang mula sa Zuyu, hinahamon ka, ang ikaapat na sugo, sa isang labanan hanggang sa kamatayan. Sabi ni Lin Fang, ito ang kanyang ikatlong hamon. Nanatiling tahimik ang lahat. Tanging boses ni Lin Fang ang umaalingaw-ngaw sa hangin. Hinahamon ni Lin Fang ang ikaapat na sugo sa pagkakataong ito, lalaban ba siya o Atres? Kung hindi lalaban ang ikaapat na sugo, ang ikalawa at ikatlong sugo na lang ang mananatili. Nakatitig ang lahat sa ikaapat na sugo. Mukhang lalaban siya ngayon. Maraming mga mata ang nasa sabik, hinahamon na ni Lin Fang ang ikaapat na sugo, walang dahilan para tumanggi siya. Hindi siya lalaban. Sabi ng malinaw na boses sa sandaling iyon ngunit hindi ang pang-apat na sugo ang nagsalita, kundi si Prinsipe Feng Chen. Si Feng Chen ay nagkusa na pigilan ang ikaapat na sugo na tanggapin ng hamon. Nang marinig ng ikaapat na sugo ang mga salita ni Feng Chen, agad siyang tumanggi. Walang sinabi si Lin Fang. Hindi na niya kailangan pang sabihin, mas malakas ang kilos niya kaysa salita. Ang ikaapat na sugo ay tumanggi na lamang, ipinahiya niya ang kanyang sarili at ang pitong sugo. Walang sino man sa mga sugo ang nang-ahas na lumaban. Si Lin Fang pagkatapos ay kalmadong lumakad papunta sa ikatlong sugo, siya ay mukhang kalmado at kalmado gaya ng dati, pagkatapos ay malamig na sinabi niya. Ako, si Lin Fang mula sa Zuyu, hinahamon kang lumaban hanggang kamatayan. Wow! Ang lahat ay ganap na namangha at lahat sila ay hindi sinasadyang huminga ng malalim. Nakakagulat na hinahamon ni Lin Fang ang ikatlong sugo mula kay Tian Fang, gaano ka-agresibo at dominante. Ang ikatlong sugo ay nasa ikatlong pwesto ngunit si Lin Fang ay hindi natakot, hinahamon niya ito. Lahat ng mga tao mula sa Tian Fang ay natulala. Masyadong agresibo si Lin Fang. Papatayin na niya ang sarili niya. Ang ikatlong sugo ay nakalusot na sa ikalimang Zuan Chi layer, hindi sila naniniwala na si Lin Fang, na nasa ikatlong Zuan Chi layer, ay makakalaban sa isang tao na ang level ay mas mataas ng dalawang layer. Nililigawan ni Lin Fang si kamatayan. Ang ikatlong sugo ay nanatiling tahimik at tumayo, pagkatapos ay malamig siyang tumingin kay Lin Fang at sinabi. Tinatanggap ko ang iyong hamon. Nang matapos siyang magsalita, naglabas siya ng nakamamatay na enerhiya na sumugod kay Lin Fang. Pagkatapos ng lahat ng mga duwag na iyon, sa wakas ay may isang taong tumatanggap. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti nang walang pakialam. Ang silweta ni Lin Fang ay kumikislap at lumitaw siya sa cultivation field sa labas ng pavilion, nakababad sa liwanag ng buwan habang ang kanyang mga damit ay lumipad sa malamig na hangin. Ang ikatlong sugo ay tumingin sa ibabaw at pagkatapos ay umakbay patungo sa cultivation field, nakaharap kay Lin Fang. Pareho silang nakatitig sa isa't isa. Ang hangin ay umaalulong sa hangin at ang parehong mga damit ng manlalaban ay kamakaway. Ang pinaka nakakatakot na bahagi ay ang hangin na iyon ay tila naglalaman ng enerhiya ng espada. Ang ikatlong sugo, tulad ni Lin Fang, ay gumamit ng mga espada. May sasabihin ako sa iyo, kung tumanggi silang lumaban sa iyo, hindi dahil mahina sila o duwag, ito ay dahil gusto nilang mamatay ka sa ilalim ng aking espada. Sabi ng ikatlong sugo, may espada siya sa likod na agad niyang hinugot. Naglabas ito ng malamig na enerhiya at saka nagsimulang sumayaw sa hangin. Nakakasilaw ang kanyang espada, parang sumasayaw sa hangin, napakaganda. Gayunpaman, nang makita ni Lin Fang ang napakagandang espada na iyon, gumiti siya sa masamang paraan. Hangin. Ang kanyang silawet ay kumikislap at gumagalaw siya na parang hangin. Himala ang kanyang bilis, para siyang isang mabangis na unol sa kapaligiran. Walang sipol, walang tunog, wala. Ang katawan ni Lin Fang ay tila walang timbang, siya ay tila naanod sa hangin, tulad ng isang nalalaglag na dahon, maliban sa kanyang bilis ay hindi kapanipaniwala. Sa isang iglap, nakarating siya sa harap ng ikatlong sugo. Bahagyang itinaas ni Lin Fang ang kanyang kamay at isang daliri ang tumusok patungo sa ikatlong sugo. Isang sumipol na sword energy ang lumabas mula sa kanyang daliri at ito ay nagkalat ng nakakatakot na sword energy. Ang sword chi ay napakatalas. Ha! Ang ikatlong sugo ay natulala, ang bilis ni Lin Fang ay wala sa mundong ito. Sa isang iglap ay bumungad agad ito sa kanyang harapan. Ang daliring iyon ay napuno ng matalas at malakas na enerhiya ng espada. Kahit na hindi ito napakalakas, kung umabot man ito sa dibdib ng ikatlong sugo, sapat na ito para patayin siya. Umalis. Agad na umatras ang ikatlong sugo. Hindi na sumasayaw ang kanyang espada, huminto na ito sa himpapawid. Sas! Isang banayad na tunog ang kumalat sa hangin. Inabot ng daliri ni Lin Fang ang ikatlong sugo at tinusok ang kanyang damit at nag-iwan ng madugong marka sa kanyang dibdib. Nataman lang siya ng dulo ng daliri mula sa finger attack at muntik na siyang mapatay nito. Binawi ng ikatlong sugo ang kanyang espada, nakatitig siya kay Lin Fang. Napakadelikado. Wala pang isang segundo siyang naging pabaya at nasugatan ni Lin Fang. Ang mga espada ay hindi ginagamit upang lumikha ng mga salamin sa mata. Biro ni Lin Fang na ikinagulat ng ikatlong sugo. Nakakagulat na pinahiya niya ang kanyang kakayahang gumamit ng espada, sinabi na hindi ito ginagamit upang lumikha ng isang pagganap. Ipapakita ko sa iyo ang lalim ng aking kakayahan sa espada. Sabi ng ikatlong sugo. Lumikha ng silver flash sa hangin ang kanyang espada. Star Sword. Sigaw ng ikatlong sugo sa malalim na boses. Maraming mga ilaw ang lumitaw, sila ay parang mga bituin sa gabi, ang pag-ataking iyon ay mukhang kahanga-hanga. Naglabas si Lin Fang ng nakakatakot na nakamamatay na enerhiya pagkatapos ay binomba nito ang kapaligiran, nagsimulang manginig ang lupa at hangin sa ilalim ng presyon.
Ang nakamamatay na enerhiya ay bumagsak sa hangin, ito ay nakakatakot. Sword intent, ang nakamamatay na sword energy na iyon ay napuno ng sword intent. Ang mga tao ay nanonood ng labanan. Ang ikatlong sugo ay gumagamit ng kanyang star sword na naging isang konstelasyon ng mga bituin, ito ay nakasisilaw at nagninangning. Gayunpaman, ang pag-atake ni Lin Feng ay ang kabuuang kabaligtaran, mayroon lamang isang nakakatakot na nakamamatay na enerhiya. Ang kultibasyon ni Lin Feng ay hindi kasing taas ng ikatlong sugo ngunit ang kanyang nakamamatay na enerhiya ay nagpalakas sa kanyang chi at puwersa. Ang nakamamatay na chi ay lumiligid sa kanyang paligid at sumasailalim sa kanyang nakamamatay na puwersa. Boom! Dumating ang espada ng ikatlong sugo sa harap ni Lin Feng, ngunit ang lahat ng bituin sa pag-atake ng ikatlong sugo ay nagsimulang sumabog at nilamon ng nakamamatay na enerhiya. Isang hakbang pasulong si Lin Feng at kumalat ang isa pang pagsabog sa hangin. Nilamon ng kanyang itim na nakamamatay na enerhiya ang mga bituin hanggang sa itim na lang ang natitira. Pagkatapos, ang nakamamatay na enerhiya ni Lin Feng ay nabuo sa isang itim na espada. Ang mga pag-atake ni Lin Feng ay nagiging mas nakakatakot. Infinite Constellation. Sigaw ng ikatlong sugo. Ang kanyang espada ay gumagapang sa kanitan. Ang tila isang ulan ng mga pilak na asteroid ay nagsimulang bumagsak mula sa langit. Boom! Humakbang pasulong si Lin Feng, ang kanyang itim na enerhiya ay bumagsak sa mga pilak na ilaw, nilipol ang lahat sa kanyang dinadaanan. Place Rate. Galit na sigaw ni Lin Feng. Ang kanyang itim na espada ay bumangga sa mga asteroid ng pag-atake ng ikatlong sugo habang ang isang bagyo ng nakamamatay na enerhiya ay sumalakay sa kapaligiran. Nine Star Annihilation. Sigaw ng ikatlong sugo. Siyam na bituin ang nabuo at sunod-sunod na bumaril. Ito ay nakasisilaw, ang mga ilaw ay nagliliwanag sa lahat. Tila hawak nila ang mapang wasak na kapangyarihan ng isang supernova. Place Rate. Sa itim na espada ni Feng lumiwanag muli. Isang dagandong na tunog ang kumalat sa hangin at isang malakas na hangin na puno ng nakamamatay na enerhiya ang sumugod. Ang ikatlong sugo ay patuloy na nilapitan si Lin Feng sa bawat pag-atake. Kailangan niyang patayin si Lin Feng, ngunit ang puwersa ng kanyang Nine Star Annihilation ay humihina at humihina. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sa gitna ng itim na nakamamatay na enerhiya, dahan-dahang itinaas ni Lin Feng ang kanyang kaliwang kamay, na nagpapakita ng isang itim na lotus. Mukha itong kalmado at tahimik. Sinundan ng itim na lotus na iyon ang mga galaw ni Lin Feng at lumipat patungo sa ikatlong sugo. Ang napakalaking nakamamatay na enerhiya ay lumikha ng isang bagyo habang ang lotus ay naanod sa hangin. Ang walang kapantay na martial god, ng yugto. Kabanata 478. Kinikilabutan. Ang itim na lotus ni Lin Feng ay naglalaman ng napakalaking nakamamatay na enerhiya. Walang maaaring manatili sa nakamamatay na bagyong iyon ng enerhiya, sinisira nito ang lahat. Ang siyam na bituin ay nilamon ng itim na lotus at walang liwanag na nakita. Ang ikatlong sugo ay namangha. Bigla siyang natakot. Nakakatakot ang itim na lotus na iyon, kaya nitong lamunin at sirain ang anumang bagay. Si Lin Feng ay magpapaikli sa karamihan ng kanyang purong araw na chi at mabangis na apoy upang maging itim na lotus, ngunit pagkatapos na makapunta sa disyerto sa kabilang panig ng mundo, siya ay sumisipsip ng maraming kristal mula sa mga kristal ng mga lobo ng apoy na gumagawa ng kanyang araw na chi mas malakas. Nang ay condense nito ng kanyang mabangis na apoy, ang kanyang itim na lotus ay naging mas nakakatakot. Sa makatawid, hindi na kailangan ni Lin Feng na gumamit ng marami sa kanyang purong chi reserves. May natitira pa siyang chi, ngunit sapat na iyon para talunin ang ikatlong sugo. Umalis. Wala nang ganang makipaglaban ng ikatlong sugo. Ang kanyang kahangahangang siyam na bituin na paglipol ay nawasak ng itim na lotus ni Lin Feng kaya wala siyang pagpipilian kundi umiwas. Ngunit kahit na nawasak na ang kanyang siyam na bituin paglipol, patuloy pa rin ang puwersa nito sa pagsulong sa momentum ng kanyang pag-atake, kaya nahihirapan siyang umatras. Posisyon ng mga bituin, baguhin. Galit na sigaw ng ikatlong sugo. Ang kanyang espada ay nagsimulang magpakalat ng kakaibang liwanag ng bituin. Ang kanyang bilis ay hindi kapanipaniwala ngunit hindi niya ginagamit ang kanyang espada sa pag-atake, sa halip ay ginagamit niya ito para umiwas at umatras. Pero makakatakas kaya siya. Malamig nang umiti si Lin Feng. Hangin. Sa isang iglap, naanod siya sa hangin at sumugod. Ang mga bituin ay lumulutang pa rin sa hangin ngunit dumating na si Lin Feng. Ang kanyang nakamamatay na enerhiya ay bumalot sa katawan ng ikatlong sugo kaya ang ikatlong sugo ay nagmamadaling itinaas ang kanyang espada. Gayunpaman, hindi ito sapat upang harangan ng nakamamatay na enerhiya. Sa isang iglap, napalunok ang kanyang espada at nawala ito sa kadiliman. Nagdilim ang mga mata ni Lin Feng, ibinaba ng ikatlong sugo ang kanyang ulo at ang itim na lotus ni Lin Feng ay nasa harapan na niya, dumating ito sa kanyang dibdib. Siya ay takot na takot at desperado. Isang banayad na tunog ang lumabas at ang ikatlong sugo ay namangha nang tumingin siya sa kanyang dibdib. Ang itim na lotus ni Lin Feng ay direktang tumagos sa kanyang dibdib. Itinaas ng ikatlong sugo ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Feng, desperado na siya. Nakita lang niya ang malamig at itim na mga mata ni Lin Feng. Mamamatay na ba siya? Nang maisipan ng ikatlong sugo na mamatay, lalo siyang nawalan ng pag-asa at nagsimulang manginig. Kaagad pagkatapos, nakita niya si Lin Feng na umaatres. Ang distansya sa pagitan nila ay lumalaki, ang itim na nakamamatay na enerhiya ni Lin Feng ay bumabalot na sa kanyang buong katawan at ang itim na apoy ay nilalamon ang kanyang kaloob-looban. Isang hiyawan ang pumuno sa hangin habang nilalamon ng itim na apoy ang ikatlong sugo at sa isang iglap, nawala ang ikatlong sugo. Ang mga tao ay nakatuon ang kanilang mga mata sa eksenang ito.
Nakita na ng mga tao mula sa Zuyu ang itim na lotus na iyon dati, ngunit ito ay mas malakas kaysa sa huling pagkakataong nasaksihan nila ito. Ang mga tao mula sa Tianfeng ay natulala. Ang nakamamatay na itim na lotus na iyon ay hindi napigilan at agad na sinunog ang ikatlong sugo hanggang sa mamatay. Masyadong nakakatakot si Linfeng. Tumingon si Linfeng, sinulyapan ng mga tao mula kay Tianfeng at pagkatapos ay nagsimulang dahan-dahang maglakad patungo sa kanila. Hakbang! 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 Dumagundong sa katahimikan ang tunog ng mga yapak ni Linfeng. Ang lahat ay nanatiling nakatitig kay Linfeng. Itutuloy ba niya ang kanyang mga hamon? Naglakad si Linfeng patungo sa pangalawang sugo at huminto. Napatulala ang lahat. Hamonin ba ni Linfeng ang pangalawang sugo? Siya ay nirirango na pangalawa sa pinakamalakas sa mga sugo mula kay Tianfeng. Sa ngayon, limang mahina at duwag, ang tanging sugo na natitira ay ikaw. Walang pakialam na sabi ni Linfeng na nagpabilis ng tibok ng puso ng mga tao. Gusto talaga ni Linfeng na hamonin ang pangalawang sugo sa isang labanan hanggang sa kamatayan. Siya ay hindi kapanipaniwala, ang kanyang mga aksyon ay lubhang agresibo. Hinamon niya ang bawat isang sugo mula sa ikapito hanggang sa pangalawa. Pinahiya niya sila o agad na pinatay. Wala siyang nilaktawan kahit isa. Hinahamon ni Linfeng ang anim na tao, isa-isa. Ang pangalawang sugo ay nakatitig kay Linfeng nang may malamig na tingin. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo. Sige, tama na, napakaraming laban para sa araw na ito. Kung patuloy kang lalaban, masisira nito ang umiiral na pagkakaibigan ni Zuyu at Tianfeng. Sabi ni Roulan siya na ikinagulat ng lahat. Siya ay pagiging isang ipokrito. Si Linfeng ay lumaban at pumatay ng mga tao mula kay Tianfeng, ngunit siya ay pumapasok lamang sa sandaling yun. Pagkatapos ng lahat, ang pangalawang sugo at si Linfeng ay parehong napakalakas at may talento, kung ang isa sa kanila ay mamatay, ito ay isang kahihiyan. Ayaw ni Roulan siya na lumaban sila hanggang kamatayan, kaya kailangan niya silang pigilan. Linfeng, tama na, mangyaring bumalik sa iyong upuan. Sabi ni Roulan siya habang bahagyang tumatangok. Malamig na tiningnan ni Linfeng ang pangalawang sugo. Hindi na siya nagpumilit at may sinabi siyang kapalit. Tulad ng inaasahan, ang pitong sugo ay kamanghamangha gaya ng naisip ko. Biro ni Linfeng na hinihila ang mga taong iyon mula sa Tianfeng ng mahabang mukha. Paulit-ulit silang pinahiya ni Linfeng. Ilang sandali bago nila, kung nagawa nilang patayin si Linfeng, nabawi sana nila ang ilan sa kanilang prestihiyo at reputasyon. Sa makatawid, nang pigilan ni Feng Chen ang pang-apat na sugo mula sa pakikipaglaban, ang kanyang layunin ay ang mas malalakas na mga sugo na lumaban kay Linfeng, umaasa siya na ang ikatlong sugo ay sapat na upang patayin siya. Sa kasamaang palad, hindi nagawang patayin ng ikatlong sugo si Linfeng, sa halip ay pinatay siya ni Linfeng. Sa sandaling iyon, si Linfeng ay bumalik sa kanyang upuan at dalawang tao mula sa Tianfeng ang patay habang ang iba sa kanila ay kukutsain bilang mga duwag at mahina dahil hindi sila lumaban. Ang anim na envoy na iyon ay pumunta kay Zuyu na mataas ang tingin sa kanilang sarili, iniisip na sila ay magiging sikat sa buong Zuyu ngunit sa huli, sila ay napahiya. Wala sa kanila ang nang-ahas na magsalita ng isa pang salita. Mr. Roo, mayroon na tayong sapat na kasiyahan ngayong gabi, hayaan na nating tapusin ang mga bagay dito. Sabi ni Feng Chen sa sandaling iyon kay Roulan Shan habang bahagyang nakatayo. Napatingin si Roulan Shan kay Feng Chen. Malinaw niyang alam na si Feng Chen at ang iba ay wala sa mood na ipagpatuloy ang piging, sila ay napahiya. Prinsipe Huya, ano sa palagay mo? Tanong ni Roulan Shan kay Duan Wuya. Si Feng Chen at ang iba ay pagod na siguro. Ipapahanda ko ang ilang mga tao sa aking palasyo, pati na rin ang iyong silid Mr. Roo. Sabi ni Duan Wuya, naiintindihan niya kung bakit ayaw nilang manatili. Wuya, kamahalan, maghanda ka na lang ng kwarto para kay Roulan Shan at sa iba pa. Hindi pa rin kami nakakabisita ng mga tao ko sa Imperial City ng Zuyu, kaya wala kaming planong manatili sa palasyo. Maglilibot tayo sa lungsod. Sabi ni Feng Chen na tinanggihan ang alok ni Duan Wuya. Kahit na mayroon pa rin siyang napakagandang ngiti sa kanyang mukha, alam ng lahat na galit siya. Ang mga tao mula sa Tianfeng ay hindi maaaring magpatuloy na makipagkaibigan sa mga taga-Zuyu. Ang pitong sugo ay ang pinakanamumukod tanging mga batang magsasaka ni Tianfeng ngunit sa gabing iyon, ang bawat isa sa kanila ay napahiya. Hindi na sila pwedeng maging magkaibigan. Ayos lang din. Pumunta at bisitahin ang Imperial City, ito ay isang magandang lungsod. Sabi ni Duan Wuya habang nakangiti ng matamis. Ang kanyang ngiti ay parang isang mahusay na nanalo na naging dahilan para hindi komportable ang mga tao mula sa Tianfeng. Sige, lahat ay maaaring maghiwa-hiwalay. Sabi ni Duan Wuya habang nakatayo at lumilipat kay Roulan Shan. Pagkatapos ay sinabi niya, Mr. Roo, dadalhin kita sa palasyo. Sige, sagot ni Roulan Shan habang bahagyang tumatango habang umalis kasama si Duan Wuya. Sumunod din sa likuran nila si Narao Tian Shu at Jian Chen. Habang umaalis, sinulyapan ni Roulan Shan at Jian Chen si Linfeng. Tara na. Sabi ni Feng Chen at agad na tumalon sa ere. Umalis ang kanyang mga tao kasama siya nang hindi nagsasalita. Xinye, hayaan mo akong ibalik ka sa iyong tirahan. Sabi ni Linfeng kay Duan Xinye nang umiti at tumango. Pagkatapos ay tumalon siya sa likod ni Linfeng habang lumipad si Linfeng sa hangin. Pagkaalis ni Linfeng, may nakatitig pa rin sa kanyang likod sa malamig na paraan. Si Duan Tian lang iyon. Ngunit tinitigan lamang ni Duan Tian lang si Linfeng, wala nang iba pa. Wala siyang kausap at tahimik na umalis sa palasyo. Sa kalagitnaan ng gabi, mabilis na lumilipad si Duan Tian lang sa kalangitan, ngunit pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Ngunit si Linfeng ay kasama ng prinsesa.
Naisip ni Duan Tian lang na sinusubukang pakalmeyan ang sarili. Sinabi ni Lin Fang, sa panahon ng salusalo, na siya ay pupunta para sa kanya pagkatapos ng piging upang ayusin ang mga account. Nakaramdam ng kaba si Duan Tian lang mula noong sandaling iyon. At ngayon, pakiramdam niya ay may nakatingin. Tunit nang lumingon siya, walang tao sa paligid. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 479, presyon. Ang mga mata ni Duan Tian lang ay maingat. Tumingon siya, nag-condense ng ilang dalisay na chi habang bumagal siya hanggang sa paghinto habang maingat niyang pinagmamasdan ng kanyang paligid at pagkatapos ay lumipat ng mas mataas sa kalangitan. Pero may impression pa rin siya na may nakatingin sa kanya, para siyang inistok ng isang mabangis na hayop. Tubhang hindi komportable ang pakiramdam niya. Kumunat ang noon niya at nagpatuloy sa paglipad palayo ng buong bilis. Ilang sandali pa, bigla siyang lumingon. Nakita niya ang isang nagninangas na pulang silhouette na nawala sa isang iglap. Nakita, lumabas ka na, sabi ni Duan Tian lang. Kahit naka-red silhouette siya, hindi niya talaga alam kung nakita niya ang humahabol sa kanya. Isang silhouette ang dahan-daang lumitaw mula sa dilim ng gabi at bumangon sa hangin. Si Duan Tian lang ay natigilan at blanko na nakatingin sa pulang silhouette na iyon. Hindi katakataka na naramdaman niya ang isang mabangis na hayop na umaaligid sa kanya, ito ay talagang isang mabangis na hayop. Bukod dito, mukhang napaka-agresibo at brutal. Natatakpan ito ng matangkad na pulang apoy at may mga spike na nakatakip sa katawan nito. Tumili pa dito sa hangin na may dalawang napakalaking pulang pakpak. Ang mabangis na hayop na iyon ay mukhang nakakatakot, mukhang mapangakit at brutal. Ang isang sulyap sa halimaw na iyon ay sapat na upang takutin ng isang normal na tao hanggang sa mamatay. Ito ay isang winged tiger. Naisip ni Duan Tian lang, nabasa niya ang tungkol sa halimaw na iyon sa mga sinaunang aklat. Ang hayop na iyon ay mukhang isang may pakpak na tigre, isang sinaunang mabangis na hayop. Lin Fang. Namulat si Duan Tian lang nang makita niya ang may pakpak na tigre na iyon, halatang nahulaan niya na si Lin Fang ang nagpadala nito. Nalaman ni Duan Tian lang na may pakpak na tigre si Lin Fang nang patayin niya ang mga tao mula sa Wan Shousek. Nakakagulat na ipinadala ni Lin Fang ang kanyang may pakpak na tigre upang habulin siya. Tumingin si Duan Tian lang sa likod ng may pakpak na tigre, ngunit wala siyang nakita, walang ibang tao. Tiyak na umalis si Lin Fang kasama ang prinsesa kanina. Hindi maaaring peke iyon. Sinadya ni Lin Fang na ipadala ang may pakpak na tigre para sundan siya. Tila determinado si Lin Fang na patayin si Duan Tian lang. Medyo nagulat si Duan Tian lang, pagkatapos ay bigla siyang nagsimulang gumalaw habang lumilipad siya sa pinakamabilis niyang bilis. Was! Isang sunset na tunog ang biglang kumalat sa hangin. Kaagad pagkatapos, narinig ni Duan Tian lang ang may pakpak na tigre na nagbuga ng dagandong. Natigilan siya, lumingon siya, at nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Lin Fang, naabutan siya ni Lin Fang. Huminto si Duan Tian lang at nagsabi. Ano? Ano ang gusto mo? Walang sinabi si Lin Fang, tinitigan lang siya ng malamig. Mula sa malalim at misteryosong ekspresyon ni Lin Fang, walang ideya si Duan Tian lang kung ano ang iniisip niya. Ang hangin ay dahan-dahang umiihip sa kanilang mga katawan, si Duan Tian lang ay nakaramdam ng bahagyang lamig na damaloy sa kanyang gulugod, ang hangin na iyon ay malamig at ang kanyang puso ay parang hihinto. Ang katahimikan ni Lin Fang ay lubhang mapang-api. Hindi umaatake si Lin Fang at hindi alam ni Duan Tian lang kung ano ang gagawin ni Lin Fang, nakatitig lang siya sa kanya, wala nang iba pa. Sa wakas, hindi na nakayanan ni Duan Tian lang ang pressure, malamig na umungol at nagsimulang umalis. Pagkatapos niyang magsimulang lumipad palayo, wala nang ingay sa likod niya at hindi na niya maramdaman ang titig ni Lin Fang. Si Duan Tian lang ay napakabilis, pagkatapos lumipad sa napakalaking distansya, huminto siyang muli at tumingin sa likuran niya. Nagulat siya sa kanyang nakita. Nasa likuran niya si Lin Fang at ang may pakpak na tigre. Sa sandaling iyon, umupo si Lin Fang sa ibabaw ng kanyang may pakpak na tigre. Siya ay kalmado na nakatingin sa malayo, ngunit hindi man lang tumitingin kay Duan Tian lang, na marahil ang dahilan kung bakit hindi maramdaman ni Duan Tian lang ang titig ni Lin Fang. Nakakatakot ang bilis. Tahimik na sinusundan siya ng may pakpak na tigre, wala ni isang tunog kaya hindi man lang naramdaman ni Duan Tian lang na nasa likuran niya pa rin sila. Ang may pakpak na tigre na iyon ay napakabilis at hindi nahirapang sumunod sa kanyang likuran. Siyempre, ang mga mabangis na hayop na may pakpak ay mas mabilis kaysa sa mga magsasaka na kailangan gumamit ng purong chi para lumipad. Bukod dito, ang may pakpak na tigre ay isang sinaunang mabangis na hayop na may napakalaking pakpak kaya naman napakabilis nito kapag lumilipad sa himpapawid. Hindi ako makatakas. Naisip ni Duan Tian lang. Ang may pakpak na tigre ay sumusunod na malapit sa kanyang likuran. Hindi siya makakatakas kung susubukan niya. Bukod pa rito, napakalakas ni Lin Fang. Mamamatay ba ang hindi kapanipaniwala at maringgal na si Duan Tian lang sa mga kamay ni Lin Fang? Mamamatay ba siya sa kamay ng isang taong dati ay walang tao sa kanya? Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Duan Tian lang. Hindi siya inaatake ni Lin Fang at nakatingin lang siya sa malayo. Ang presyon sa puso ni Duan Tian lang ay hindi matiis. Si Lin Fang ay nanatiling tahimik tulad ng dati, ang katahimikan ay nakakatakot. Tumingon lang siya para tingnan siya. Si Duan Tian lang ay hindi gaanong komportable, at lalong natakot. Ang sinaunang mabangis na halimaw at si Lin Fang ay parehong nakatitig sa kanya, na lumikha ng nakasusuklam na presyon. Kailangan ko nang umalis. Mabilis na lumipad palayo si Duan Tian lang. Ang kanyang dalisay na chi ay sumisipol sa hangin habang siya ay lumilipad. Ang bilis niya ay hindi kapanipaniwala. Nais lamang ni Duan Tian lang na makatakas mula kay Lin Fang at sa sinumpaang hayop na iyon.
Sa ilalim nila, nagbabago ang tanawin, kalaunan ay umalis sila sa Imperial Palace at nagpatuloy sa paglipad hanggang sa lumipad sila sa ibabaw ng Imperial City. Si Duan Tian lang ay hindi tumitingin sa kahit ano, tumakas lang siya ng buong lakas. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon para kay Duan Tian lang, lumipat siya patungo sa tuktok ng isang malaking gusali. Nakarating na sila sa Holy Courtyard ng Zuyu. Umiihip pa rin ang hangin at sumugod si Duan Tian lang patungo sa isang tore. Tumigil siya pagkarating niya sa tuktok ng tore. Ang tore na iyon ay isang banal na lugar para sa mga estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu, ito ay isang cultivation tower. Maraming tao, nang makita nila ang taong lumilipad sa himpapawid, ay nasa sabik, ito ay ang kanilang prinsipal, si Duan Tian lang. Maliban sa, parang may gustong takasan ang prinsipal nila. Ilang sandali pa, dalawang silawet ang lumitaw sa kalangitan. Nagulat ang mga estudyante, ito ay isang magsasaka na nakasakay sa isang mabangis na hayop. Binata ang cultivator na iyon, ang kanyang damit ay malumanay na kumikislap sa hangin, mukhang kalmado at gwapo. Ang mabangis na hayop ay mukhang lubhang mapanganib, malupit at mapangit. Imposibleng sabihin sa kung anong kategorya ang halimaw na iyon. Ano ang nangyayari? Nagulat ang estudyante at napatingin sa binata at sa kanyang hayop. Nakakailang, parang hinahabol nila ang principal. Si Lin Feng. Si Lin Feng iyon. Ang ilan sa mga taong nagpunta sa Xiangjiang Lake ay nakilala si Lin Feng sa unang tingin. Hinahabol ni Lin Feng at ng kanyang nakakatakot na mabangis na hayop ang kanilang punong guro, si Duan Tian lang. Panay na tinitigan ni Duan Tian lang si Lin Feng at ang kanyang mabangis na hayop nang sabihin niya. Kung ayaw mong lumaban, bakit mo ako sinusundan? Ano ang gusto mong gawin? Napansin ng karamihan na si Duan Tian lang ay mukhang naguguluhan at galit na galit. Tsaka nanginginig ang boses niya at parang takot na takot. Walang pakialam na sumagot si Lin Feng. Bakit ka natatakot sa akin? Natatakot ka ba na papatay? Noong nakaraan, gumagapang ka na parang maharlika at dominante, saan napunta ang marangal na si Duan Tian lang? Ang mga salita ni Lin Feng ay masakit na tumagos sa eardrums ni Duan Tian lang at natigilan siya. Ang katayuan at lakas ni Duan Tian lang sa lipunan ay biro lamang para kay Lin Feng. Kinukot siya niya si Duan Tian lang. Sa sandaling iyon, naunawaan ng karamihan na hinahabol ni Lin Feng ang kanilang punong guro na si Duan Tian lang. Bukod dito, ang kanilang malakas at makapangyarihang punong guro ay natakot, natatakot siya kay Lin Feng. Mukha talagang malaking biro. Natakot ang principal nila sa isang alagad ng Celestial Academy. Gayunpaman, ito ay talagang palaging ganoon, ang mga disipulo ay palaging nahihigitan ng kanilang mga Panginoon sa paglipas ng panahon, sa mga akademya o mga sekta, ito ang kadalasang nangyayari. Si Lin Feng ay naging mas malakas kaysa sa karamihan ng mga patriarch at elder mula sa karamihan ng mga sekta, at maging sa maraming mga guro sa ibang mga akademya. May kapangyarihan si Lin Feng na hamakin at kutsain ang kanilang punong guro. Nanatiling tahimik si Duan Tian lang, walang salitang lalabas. Hindi na siya nagmukhang maharlika at dominante. Ang mga may sapat na lakas ay maaaring kumilos sa isang dominanteng paraan, at iyon lamang ang kaso kapag mayroon silang sapat na lakas. Whoosh! Maraming tao ang tumalon sa ere at tumayo sa tabi ni Duan Tian lang. Lahat sila ay nakatitig kay Lin Feng ng malamig na mga titig. Sila ang pinakamalakas na guro ng Holy Courtyard ng Zuyu. Tunit sa sandaling iyon, lahat sila ay mukhang nahaharap sa kanilang pinakamasamang bangungot, si Lin Feng. Sa Xiangjiang Lake, napatunayan ni Lin Feng kung gaano siya kalakas, ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang kalmadong anyo ay mukhang mas nakakatakot. Nakakagulat, agresibo siyang kumilos sa Holy Courtyard ng Zuyu, gaano kaya siya kaarugan? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 480, sana. Lin Feng, masyado kang mayabang. Sabi ng isang guro habang nakatitig kay Lin Feng. Sinulyapan sila ni Lin Feng. Mayabang. Siya ay mas malakas kaysa sa kanila, bakit siya pakikialaman sa kung paano siya kumilos? Noong nakaraan, kapag kinuha ni Duan Tian lang ang mga tao para sirain ang Yunhai Sect, hindi ba siya kumilos ng mayabang? Si Duan Tian lang ay pumatay ng daan-daang libong individual, nagplano laban kay Lin Feng at gumawa ng mga maling akusasyon laban sa kanya, hindi ba iyon ang pagiging mayabang? Mayabang. Ano ngayon? Walang pakialam na sabi ni Lin Feng na ikinagulat ng lahat. Nakatitig lang sila kay Lin Feng, may gustong sabihin, ngunit hindi lumabas ang mga salita. Ano ang magagawa nila laban sa kanya? Sino dito ang may kapangyarihang pagsabihan si Lin Feng? Si Duan Tian lang, nag-iisa, ay hindi kayang talunin si Lin Feng, marahil ay may maliit na pagkakataon lamang kung silang lahat ay lalaban kay Lin Feng ng magkasama. Principal, magtulungan tayo at patayin siya. Sabi ng isang tao habang nakatingin kay Duan Tian lang. Sa sandaling iyon, limang tao ang sumali kay Duan Tian lang at lahat sila ay nasa Zhuangqi Layer. Kung kumilos sila ng magkasama, maaaring magkaroon sila ng pagkakataon. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Duan Tian lang, nagtutulungan. Patayin si Lin Feng. Madaling mapatay ni Lin Feng ang mga tao sa unang ilang Zhuangqi Layer. Ito ay kasing dali ng pagkahulog sa isang log para sa kanya. Ang kanyang sinaunang mabangis na hayop ay maaari ring mabilis na mga tao sa pangalawang layer ng Zhuangqi. Noong nakaraan, maaaring magkaroon sila ng pagkakataon na patayin si Lin Feng kung kumilos sila ng magkasama, ngunit sa sandaling iyon, alam na alam ni Duan Tian lang kung gaano kalakas si Lin Feng. Kaya naman wala siyang pag-asa. Maaaring patayin ni Lin Feng ang mga tao sa ikalimang layer ng Zhuangqi, kaya hindi niya pagsisikapan na patayin silang lahat. Ang pinakamalakas sa kanila ay nakalusot lamang hanggang sa ikaapat na layer ng Zhuangqi, iyon lang. Napatay pa nga ni Lin Feng ang ikapitong sugo ni Tian Feng gamit ang isang pag-atake, at siya rin ay nasa ikaapat na Zhuangqi layer.
Nanatiling tahimik si Duan Tian lang na ikinagulat ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagpropose na magtulungan. Kilalang kilala niya si Duan Tian lang, siya ay mapagmataas at malayo, mapagmataas at determinado. Walang pakialam si Duan Tian lang sa pagpatay ng mga tao, kaya kung nagawa nilang patayin si Lin Feng, agad na samantalahin ni Duan Tian lang ang pagkakataon na gawin iyon, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang nakakatakot na katotohanan ay hindi nila kayang patayin si Lin Feng. Tahimik ang kapaligiran na lubhang mapangapi. Ang estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu ay tahimik na pinagmamasdan ng mga silhouette sa kalangitan. Ang sitwasyon ay lubhang tense. Kung gusto ni Lin Feng na patayin silang lahat, walang makakapigil sa kanya. Kayang gawin ito ni Lin Feng ng mag-isa, hindi man lang mabilang ang kanyang hayop. Ang Holy Courtyard ng Zuyu ay nilikha na may mga planong maging pinakamalaking saklaw ng impluensya, isang biro. Ni hindi nila kayang harapin si Lin Feng. Gusto mo akong patayin? Sabi ni Lin Feng sa taong nagsalita lang habang nakangiti. Malamig siyang ngumiti at nagpatuloy. Hindi ako kailanman naawa sa mga taong nagsasabing gusto nila akong patayin. Ikaw ay walang exception. Malamig ang boses ni Lin Feng, at nagsimulang manginig ang tao. Kiyong Chi, harapin mo siya. Sabi ni Lin Feng. Ang silweta ng may pakpak na tigre ay kumikislap, ang dalisay na chi nito ay pinakawalan, at ang may pakpak na tigre ay umungal ng matindi. Sumugod ito sa hangin at umatake. Ang dalawang malalaking mata nito ay puno ng nagbabantang kislap. Napakabilis nitong hinahampas ang mga pakpak habang umaagos ito sa hangin. Ang taong nagmungkahi na patayin si Lin Feng ay nasa pangalawang Zuan Chi layer, at ang may pakpak na tigre ay isang level 2 Zuan Beast. Ang may pakpak na tigre ay maaaring lumipad ng mas mabilis kaysa sa isang magsasaka, mas mabilis. Ang taong iyon ay nagpalapat lamang ng ilang purong chi sa kanyang kamay nang mapilitan siyang sumuntok patungo sa paparating na may pakpak na tigre, ngunit ang may pakpak na tigre ay nagswipe lamang gamit ang matutulis nitong mga kuko na direktang dumapo sa dibdib ng taong iyon. Kahit na sinubukan nilang umiwas, may malalim na sugat ang lumitaw sa dibdib ng tao, at umaagos ito ng dugo. Ito ay isang malagim na sugat. Boom! Isang napakalaking halaga ng chi ang lumitaw sa kapaligiran. Maraming tao ang nag-condense ng purong chi, na naging sanhi ng sobrang siksik ng enerhiya. Ang mga guro mula sa Holy Courtyard ng Zuyu ay sabay na umaatake sa may pakpak na tigre. Ang sinumang maglakas loob na umatake ay ang aking kaaway, at palagi kong pinapatay ang aking mga kaaway. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng na nagpahinto agad sa paggalaw ng mga guro, ang kanilang dalisay na chi ay hamina at tuluyang nagkahiwahiwalay. Roar! Marahas na umungal ang may pakpak na tigre. Ang taong inatake pa lang ng may pakpak na tigre ay may malalim na sugat sa dibdib at mukhang nakamamatay na mapatla. Ngunit kapag ang sinaunang mabangis na hayop ay nakakita ng dugo, ito ay magiging mas nasasabik, kaya ang may pakpak na tigre ay nagpatuloy sa kanyang pag-atake. Ipinagpatuloy nito ang paghampas ng kanyang mga pakpak at lumipat patungo sa tao na parang isang ilusyon. Biglang napagtanto ng mga estudyante na biglang nawala ang ulo ng individual. Mayroon lamang isang leeg na nagsasaboy ng dugo sa hangin. Maraming tao ang nagpakawala ng takot na hiyaw. Sila ay nagpapanik. Napakalupit. Ang sinaunang mabangis na hayop ay nakakatakot. Agad nitong pinugutan ng ulo ang guro at ngayon ay nagnangalit ang ulo sa pagitan ng mga ngipin. Ang puso ng bawat isa ay brutal na tumibok. Ang higit na ikinagulat nila ay walang sinuman sa mga guro ang nangahas na pigilan ng halimaw. Dahil nagsalita si Lin Feng, hindi sila nakialam. Panoorin lamang nila ang kanilang kasamahan na pinatay ng Wing Tiger ni Lin Feng. Isang ganap na kahihiyan. Dati, iniisip nila na ang Holy Courtyard ng Zuyu ay hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang karangyan ay nawasak. Ang guro ay pinatay lamang ng isang halimaw sa harap ng kanyang mga kasamahan, at walang sino man ang nangahas na kumilos, kung gaano kaiya. Malinaw sa lahat doon na lakas lang ang mahalaga. Si Lin Feng ay hindi sumusuko at nagawang pumunta sa Holy Courtyard ng Zuyu at pumatay ng mga tao ayon sa gusto niya. Maaari niyang banta si Duan Tian lang na miyembro ng Duan Clan, at maaari niyang patayin ang mga guro, walang sino man ang magtangkang pigilan. Tinanggap ng kanilang punong guro ang kahihiyan dahil wala siyang magawa. Sinusubukan niyang tumakas mula kay Lin Feng na siyang dahilan kung bakit siya nagmamadaling bumalik sa Holy Courtyard ng Zuyu. Ang may pakpak na tigre ay umungal ng marahas at bumalik sa tabi ni Lin Feng. Mukhang tuwang-tuwa ito, at ang mga mata nito ay puno ng pagnanasa sa dugo. Ang mga sinaunang mabangis na hayop ay likas na malupit at uhaw sa dugo. Hinding-hindi sila magiging masunurin habang ang kanilang masamang kalikasan ay dumaan sa kanilang sinaunang linya ng dugo. Upuko ng dugo ang likas na kasamaan na nagtatago sa kanilang bloodline. Duan Tian lang, hindi mo ba iniisip na ang Holy Courtyard ng Zuyu ay katawa-tawa? Biro ni Lin Feng sa malamig na tono habang nakatingin kay Duan Tian lang. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ulit ni Duan Tian lang, ano pa ang masasabi niya? Hindi niya alam kung ano ang gusto ni Lin Feng, ngunit siya ay natakot. Sinundan niya siya hanggang sa Holy Courtyard ng Zuyu ngunit hindi siya umatake kahit isang beses. Ito ay isang nakakatakot na presyon. Nanginginig si Duan Tian lang mula ulo hanggang paa. Takot na takot ka ba sa kamatayan? Sabi ni Lin Feng habang malamig na nakangiti. Noong nakaraan, nang dumating ka at sinira ang Yun Hai Sect, hindi mo ba naisip na maaaring may kahihinatnan? Si Duan Tian lang, siyempre, ay hindi kailanman nagabala tungkol sa mga bagay tulad ng mga kahihinatnan. Sinira niya ang Yun Hai Sect, pinatay ang lahat ng miyembro nito maliban sa ilang struggler at mga henyo na dinala niya sa Holy Courtyard ng Zuyu.
Bukod kay Lin Fang at sa mga ibinenta niya bilang mga alipin, ang Yunhai sect ay nalipol, ngunit hindi niya akalain na isa sa mga nakaligtas ay darating para maghayganti. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin ngayon. Sabi ni Lin Fang na ikinagulat ni Duan Tian lang. Hindi ba siya ang papatayin niya? Dahil ayaw siyang patayin ni Lin Fang sa sandaling iyon, ano ang gusto niyang gawin? Paano kita papatayin ngayon? Gusto ko pa rin masaksihan mo ang muling pagkabuhay ng Yunhai sect sa iyong sariling mga mata, ang parehong Yunhai sect na minsan mong winasak. At gusto ko rin makita mo ang pagpuksa sa Holy Courtyard ng Zuyu, katulad ng kung paano ko nasaksihan. Ang pagkawasak ng Yunhai sect. Mahina hong sabi ni Lin Fang. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagpatuloy. Akala mo ba ang pagkawasak ng Yunhai sect ay nangangahulugan ng pagbangon ng Holy Courtyard ng Zuyu? Ngunit ipapakita ko sa iyo na ang pagkawasak ng Holy Courtyard ng Zuyu ay nangangahulugan ng muling pagkabuhay ng Yunhai sect. Nang marinig ni Duan Tian lang si Lin Fang, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Sa wakas ay naunawaan na niya ang gusto ni Lin Fang. Anong ambisyon? Nakakagulat na gusto ni Lin Fang na umangat sa kaluwalhatian ng Yunhai sect sa pagkawasak ng Holy Courtyard ng Zuyu, tulad ng ginawa ni Duan Tian lang, ngunit sa kabaligtaran. Ang mga estudyante sa paanan ng Tore ay namangha. Gusto ni Lin Fang na sirain ang Holy Courtyard ng Zuyu. Mabibigo ka. Sabi ni Duan Tian lang habang nakatitig kay Lin Fang. Ngunit ngumiti si Lin Fang, ngumiti siya sa partikular na kumpiyansa na paraan. Mabibigo ba siya? Makikita mo, sa loob ng ilang araw. Mahina hong sabi ni Lin Fang. Siya ay tila lubos na nagtitiwala na ang Yunhai sect ay bubuhayin muli. Si Nan Gangling at ang iba pang namatay, inilagay nila ang kanilang mga pag-asa at pangarap sa aking mga balikat. Ako ang huling pag-asa nila. Ipinangako ko ito sa lahat at lalo na kay Protector Bai. Sabi ni Lin Fang habang nakataas ang kanyang ulo at ipinapakita ang kanyang simsing kay Duan Tian lang. Nangangahulugan ito na siya na ngayon ang patriarch ng Yunhai sect. Ang mga miyembro ng Yunhai sect ay nag-alay ng kanilang buhay para iligtas si Lin Fang. Inaasahan nila na mabubuhay ni Lin Fang ang kaluwalhatian ng Yunhai sect. Paano makakalimutan ni Lin Fang ang kanyang pangako? Ang lahat ng mga taong iyon ay namatay para sa wala. Ang singsing ng patriarch. Nang makita ni Duan Tian lang ang singsing, naunawaan niya na si Lin Fang ay patriarch na ng Yunhai sect. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Marahil ay magagawang buhayin ni Lin Fang ang Yunhai sect. Marahil ito ay uunlad dahil si Lin Fang ay may walang katapusang determinasyon.